Maghahatid ng karunungan at kaalaman. Humubog sa puso't isipan. Magtuturo ng kagandahang asal sa batang Isabelenyo. Siguraduhin kong makabuluhan ang inyong pagtutok upang matuto ng kagandahang asal at mabuting pag-uugali. Maging malawak sa pag-unawa at pagrespeto sa kapwa. Pagbalikan at pagnilayan ang mga pinag-aralan natin. Oras na para sa mga araling naghuhulma sa kagandahang asal. Mga leksyong nagtuturo sa kahalagahan ng pag-uugali. ESP. ESP. Eskwela. Eskwela. Isang mapagpala at maaliwalas na umaga sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga mag-aaral sa ikasyam na baitang. Alam kong sabik na kayong lahat para sa pag-aaral natin sa araw na ito. Ito muli ang inyong asignaturang Edukasyon sa Pagpapakatao 9. Kayo ba ay sabik na sa ating pagsasama-sama sa Radyo Eskwela? Ako ang inyong guro sa radyo, Ginang Michelle B. Blado. Kumusta ang umaga ng mga nagagandahan at nagwagwapuhan kong mga tagapakinig? Nakatulog ba kayo ng maayos at mahimbing? Mabuti kung ganoon. Mukhang handang-handa na nga kayong makinig. Kung sa gayon, pumalakpak ng 5 beses, iunat ang mga kamay at sabay-sabay nating sabihin, handa na! Bago natin umpisahan ang talakayan, ating alamin kung gaano nakalawak ang inyong kaalaman tungkol sa ating aralin sa pamamagitan ng pagsagot sa mga tanong na aking babasahin. Unawain at pakinggang mabuti ang mga katanungan. Isulat ang inyong mga sagot sa inyong mga kwaderno dahil pagkatapos kong basahin ang mga ito ay atin ding iwawasto kaagad. Unang tanong. Ang katagang, huwag mong itanong kung ano ang magagawa ng bansa para sa iyo, kundi itanong mo kung ano ang magagawa mo para sa iyong bansa, ay winika ni Letrang A, Aristotle. Letrang B, St. Thomas Aquinas. Letrang C, John F. Kennedy. Letrang D, Bill Clinton. Ikalawang tanong. Ang mga sumusunod ay hadlang sa pagganit ng kabutihang panlahat maliban sa Letrang A, paggawa ng tao ayon sa kanyang pansariling hangad. Letrang B, pagkakaroon ng pakiramdam na mas malaki ang naiiambag ng sarili kaysa sa nagagawa ng iba. Letrang C, pakikinabang sa benepisyong hatid ng kabutihang panlahat, subalit pagtanggi sa pagbabahagi para sa paggamit nito. At letrang D, pagkakait ng tulong para sa kapwa na nangangailangan. Ikatlong tanong, ano ang dahilan kaya nananatiling buo ang isang samahan? Mayroon silang patlang. Letrang A, kontribusyon. Letrang B, gampanin. Letrang C, pagmamahalan. At letrang D, katalinuhan. Para sa ikaapat na bilang, ito ang higit na mahalaga sa lahat kapag ang lipunan ang bumuo at magpatupad ng batas. Letrang A, pamahalaan. Letrang B, pamilya. Letrang C, bahay-aliwan. Letrang D, paaralan. Ikalimang tanong, alin sa mga sumusunod ang hindi kasama sa elemento ng kabutihang panlahat?
Letrang A, kapayapaan. Letrang B, katiwasayan. Letrang C, paggalang sa individual na tao. At letrang D, tawag ng katarungan. Yan lamang ang mga tanong. Ngayon ay atin nang iwasto kung tama ba ang inyong naging mga sagot. Sa unang tanong, ang tamang sagot ay letrang D, Bill Clinton. Sa ikalawang tanong, ang tamang sagot naman ay letrang B, pagkakaroon ng pakiramdam na mas malaki ang naiambag ng sarili kaysa sa nagagawa ng iba. Sa ikatlong tanong, ang tamang sagot ay letrang C, pagmamahalan. Sa ikaapat na tanong, ang tamang sagot ay letrang A, pamahalaan. At sa panghuling tanong, ang tamang sagot ay letrang D, tawag ng katarungan. Nakuha niyo ba ang tamang sagot sa lahat ng katanungan? Kung oo, magaling! At kung hindi naman, huwag kang mag-alala sapagkat sa patuloy niyong pagkikinig ay matututunan niyo ang mga ito. Habang inihahanda ang sarili para sa susunod na gawain, pakinggan muna ang isang paalala. Mari, ba't may gamit kayong radyo ngayon? Luma na yan ah! Mare, ang radyo ay kailanman hindi na paglilipasan ng panahon, lalo ngayon. Isa ang radio-based instruction sa napiling gamitin ng DepEd para maituloy ang pag-aaral ng mga bata sa kabila ng pandemiko. Wow! Ang galing naman! Sige Mare, uwi na ako para makabili ng radyo para sa inaanak mo. Tara na't matuto sa kabila ng pandemiko. Isang paalala mula sa DepEd at ng himpilang ito. Sulong Edukalidad! Ngayon ay kunin ninyo ang inyong Module 1 na may pamagat na tulong sa bayan, isulong. Narinig nyo na ba ang gandang pinasikat ng Apo Hiking Society na pinamagatang Batang-bata ka pa? Na may linyang marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo? Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tama! Ang ibig sabihin nito ay may mga bagay sa ating paligid na hindi maaaring pakialaman dahil bata pa kayo. Kailangan niyo pang matuto upang magkaroon ng sapat na kaalaman sa mga iba't ibang bagay na nangyayari sa ating kapaligiran. May napapansin ka ba sa iyong sarili sa kasalukuyan? Nagkakaroon ng reaksyon sa mga pangyayari sa iyong paligid? Kung oo, ibig sabihin nito ay mayroon ka ng pakialam sa lipunang kinabibilangan mo. Kung hindi naman, huwag kang mag-alala at darating din ang pagkakataong mababago ang iyong pananaw sa buhay. At maaaring makatulong ng malaki sa iyo ang aralin na ito. Ngayon, simulan na natin. Ihanda na ang inyong mga kwaderno at panulat sapagkat ang una nating gagawin ay sagutan ang gawain isa na makikita sa ikalimang pahina ng inyong module sa bahaging tuklasin. Naaalala niyo pa ba ang napag-aralan niyo sa asignaturang Araling Panlipunan patungkol sa iba't ibang institusyong panlipunan? Sa pagkakataong ito ay ituon ang pansin sa mga nakasulat na institusyong panlipunan sa inyong module. Una, ang paaralan. Pangalawa, ang simbahan. Pangatlo, ang pamilya. Pang-apat, negosyo.
At ang panglimay, pamahalaan. Ngayon ay atin nang ilarawan at ibigay ang layunin ng mga nabanggit na institusyong panlipunan. Una, ang paaralan. Ang paaralan ang nagsisilbing pangalawang tahanan ng mga kabataan kung saan natututo sila ng formal na edukasyon mula sa mga professional na mga magtuturo. Layunin nitong hubugin at turuan ang mga kabataan sa mga gawaing social, political, moral, personal at maging sa pangkabuhayan. Pangalawa, ang simbahan. Ang simbahan ay siyang naatasang magpalawak sa mga gawain at batas ng Diyos. Layunin nitong hubugin at palakasin ang espiritual na paniniwala at pananampalataya ng mga tao. Maaaring ito ang maging daan upang mas mamulat ang mga tao, lalo na ang kabataan, sa aspetong moral ng buhay. Sa kasalukuyan, ang simbahan ay napaka-aktibong isinusulong ang kanilang paniniwala, lalo na sa pagiging pro-life nito. Pangatlo, ang pamilya. Ang pamilya ay ang pinakamaliit na antas ng lipunan na siyang unang tahanan at kung saan unang natututo ang ating kabataan. Layunin nitong turuan ng magagandang asal at pakikitungo sa kapwa ang mga bata at ang lahat ng miyembro ng pamilya nito. Pang-apat, negosyo. Ang mga negosyo ay ang iba't ibang uri ng kalakalang nagaganap sa bansa na maaaring pinamumunuan ng isang tao o ng kumpanya. Ito ay naglalayong palaguin hindi lang ang personal na aspeto ng mga may-ari kundi pati na rin ang ekonomiya ng bansa. At ang panglima ay ang pamahalaan. Ang pamahalaan ay ang tagagawa at tagapagpatupad ng mga programa at batas para sa ikabubuti ng lipunan at ng bawat mamamayan. Layunin nitong bigyan ng sapat na pagkakataon ang bawat pamilya upang umunlad at panatilihin ang kaayusan sa bansa. Naintindihan niyo bang mabuti ang mga binasa kong kahulugan at layunin ng mga nabigay na institusyong panlipunan? Magaling! Ngayon ay dumako tayo sa ikalawang gawain. Ating pakinggan ang aking ipiplay na kanta na pinamagatang Pananagutan. Pakinggang mabuti ang kanta sapagkat pagkatapos ay inyong sasagutan ang mga gabay na tanong ng mga ito. Batay sa iyong napakinggang awitin, ano-ano ang iyong pananagutan sa iyong kapwa? Ano-ano ang mga naiambag mo sa iyong kapwa? Lalo na sa panahon ng kagipitan na tayo ay nahaharap sa pandaigdigang epidemya. Ngayon ay pakinggan niyo ng mabuti ang kanta. Handa ka na? Sa sarili lamang, walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Pagmamahalan at paglilingkod sa kaninuman, tayo ay magdaan.
sabay ng mag-aawitan ang mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may palalagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapitbahay. Naintindihan niyo bang mabuti ang inyong pinakinggang kanta? Sana ay oo, sapagkat ngayon ay inyo nang sasagutan ang dalawang katanungang ibinigay ko kanina. Mabibigyan kayo ng isang minuto upang sagutan ang mga katanungan. Isulat ang inyong mga sagot sa inyong mga kwaderno. Natapos nyo na ba? Mahusay! Subukan naman natin ang inyong galing sa pagsusuri. Suriin ninyo ang ibig sabihin ng linyang ito. Binubuo ng tao ang lipunan. Binubuo ng lipunan ang tao. Uulitin ko, binubuo ng tao ang lipunan. Binubuo ng lipunan ang tao. Ano kaya sa tingin ninyo ang ibig sabihin ng linyang ito? Isulat ang inyong sariling kuro-kuro sa inyong mga kwaderno. Dumako naman tayo sa tunay na tunguhin ng lipunan. Ano nga ba ang tunay na tunguhin ng lipunan? Magaling! Ang kabutihan ng komunidad ay nararapat bumalik sa lahat ng individual na kasabi nito. Tandaan din na ang kabutihang panlahat ay naaayon sa moralidad ng tao at likas na batas moral. Dumako tayo sa kabutihang panlahat. Ang kabutihang panlahat ay may mga elemento. Una ay ang paggalang sa individual na tao. Dahil ang kabutihang panlahat ay nagpapahalaga sa kalikasan ng tao, hindi ito lubos na iiral kung hindi kikilalanin at pahahalagahan ang kanyang dignidad. Pangalawa ay ang tawag ng katarungan o kapakanang panlipunan. Ang pagkunlad ang kabuuang focus ng kapakanang panlipunan na kailangang maibigay sa mga tao. Pangatlo ay ang kapayapaan. Ang pagkakaroon ng katahimikan, kapanatagan, o kawalan ng kaguluhan sa lahat ng aspeto ng buhay tulad ng isip at kalooban, sa pamilya, sa lipunang ginagalawan at iba pa. Subalit, ang kapayapaan ay resulta ng pagkakaroon ng katahimikan, kapanatagan, at kawalan ng kaguluhan. Naintindihan ba ninyo? Magaling! Ang susunod nating gagawin ay ang pagsubok sa inyong mga malikhaing imahinasyon at galing sa pagbuhit. Buklatin ang inyong module sa pahina bilang 9
na bahaging pagyamanin. Ayon kay John F. Kennedy, dating Pangulo ng Amerika, huwag mong itanong kung ano ang magagawa ng bansa para sa iyo, kundi itanong mo kung ano ang magagawa mo para sa iyong bansa. Ngayon, bilang isang mag-aaral, ano ang nagagawa mo para sa bayan, lalo na sa panahon ngayong may pandemic? Ipakita ang inyong sagot sa pamamagitan ng pagguhit sa inyong kwaderno. Handa na ba kayo sa gawain? Ang pamantayan sa inyong gawain ay nakasulat sa inyong module sa ibaba. Babalikan natin ang inyong gawain makalipas ang isang paalala. How much? Free shipping? Paano makakabili? Ang mga learning materials o gamit na mag-aaral sa pagkatuto mula sa kagawaran ng edukasyon ay mahigpit na pinagbabawal na ibenta. Ang bawat dokumento na maaaring i-download sa mga DepEd learning portals ay libre o walang bayad. Ang mga libreng materials ay maaaring gamitin ng bawat mag-aaral sa lahat ng antas. Kahit ano pang hinihintay nyo, mag-login lamang gamit ang iyong smartphone o laptop para i-access ang mga official websites. Edukasyon na'y magpapatuloy kahit sa panahon ng pandemya. Isang paalala mula sa kagawaran ng edukasyon at ng himpilang ito. Inuulit ko, bilang isang mag-aaral, ano ang nagagawa mo para sa bayan, lalo na sa panahon ngayong may pandemic? Ipakita ang inyong sagot sa pamamagitan ng pagguhit sa inyong kwaderno. Handa na ba kayo sa gawain? Ang pamantayan sa inyong gawain ay nakasulat sa inyong module. Ngayon naman ay ipagpapatuloy natin ang susunod nating gagawin na makikita sa susunod na pahina sa bahaging isa-isip. Narito ang panuto. Kompletuhin ang pangungusap sa pamamagitan ng pagsulat ng angkop na titik upang mabuo ang salita. Gamitin ang mabubuong salita sa sariling pangungusap. Isulat ang inyong mga kasagutan sa inyong mga kwaderno. Mabibigyan kayo ng isang minuto upang tapusin ang gawaing ito. At ang isang minutong ito ay magsisimula na! Natapos na ang isang minuto at inaasahan kong tapos na rin kayo sa inyong gawain. Madali nyo bang nabuo ang mga salita at ginamit sa pangungusap? Magaling! Isang malakas na palakpak para sa inyo! Dumako tayo ngayon sa susunod na gawain na makikita sa pahina bilang 11. Isa sa mga elemento ng kabutihang panlahat ay ang paggalang sa individual na tao. Unang tanong, paano mo ipinapakita ang paggalang sa mga sumusunod na individual? Sa kapitbahay? Pamilya? Sa mga pulubi? Sa mga PWDs or persons with disabilities? Sa mga aktor? At sa Pangulo ng Pilipinas. Handa ka na bang sagutan ang mga ito? Isulat ang inyong kasagutan sa inyong kwaderno sa pamamagitan ng isang graphic organizer. Pangalawang tanong, sa iyong palagay, ano ang maaaring mangyari sa ating lipunan kung ang bawat individual na ito ay hindi mabigyan ng pagkakataong igalang? Isulat rin sa inyong kwaderno ang inyong sagot.
Huwag kayong mag-alala dahil may sapat kayong oras para gawin ito. Gawin nyo na lang pagkatapos ng ating radyo eskwela. Ngayon naman, subukin natin kung may natutunan nga kayo sa ating talakayan ngayong araw. Buklatin ninyo ang inyong module sa pahina bilang 12 hanggang pahina bilang 14 sa bahaging tayahin. Sundin ang mga sumusunod na panuto. Una, basahin mabuti ang bawat pangungusap at unawain ang tanong. Pangalawa, piliin ang pinakaangkop na sagot at isulat ang titik nito sa inyong kwaderno. Makinig ng mabuti. Unang tanong, ano ang dahilan kaya nananatiling buo ang isang samahan? Mayroon silang patlang. Letrang A, kontribusyon. Letrang B, gampanin. Letrang C, pagmamahalan. At letrang D, katalinuhan. Ikalawang tanong. Ito ang higit na mahalaga sa lahat kapag ang lipunan ang bumubuo at magpatupad ng batas. Letrang A, pamahalaan. Letrang B, pamilya. Letrang C, bahay-aliwan. Letrang D, paaralan. Ikatlong tanong. Alin sa mga sumusunod ang hindi kasama sa elemento ng kabutihang panlahat? Letrang A, kapayapaan. Letrang B, katiwasayan. Letrang C, paggalang sa individual na tao. At letrang D, tawag ng katarungan. Ikaapat na tanong. Batay sa mga elemento ng kabutihang panlahat, alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa pagrespeto sa kapwa? Letrang A, kapayapaan. Letrang B, katiwasayan. Letrang C, paggalang sa individual na tao. At letrang D, tawag ng katarungan. Ikalimang tanong. Batay sa mga elemento ng kabutihang panlahat, alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa paggamit at pagbibigay ng hustisya sa tao? Letrang A, kapayapaan. Letrang B, katiwasayan. Letrang C, paggalang sa individual na tao. At letrang D, tawag ng katarungan. Ang inyong pagsusulit ay ating iwawasto sa susunod na pagsasama-sama natin sa radyo. Kaya naman, ipagpatuloy pa rin ang pagsagot sa mga katanungan para sa bilang na 6 hanggang 10 pagkatapos ng ating aralin. Bago matapos ang programang ito, tayo'y magpasalamat sa ating scriptwriter na si Ginang Virgie D. Sotelo at ang STO Isabella Production na siyang nagplano upang maisakatuparan ang Radyo Eskwela. Muli, paalala lamang po sa lahat ng mga nakatutok sa ating Radyo Eskwela. Ugaliing sundin ang mga health protocols para makaiwas sa COVID-19. Muli, ako ang inyong guro sa radyo, Ginang Michelle B. Blado. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa susunod, paalam! Patuloy! Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon! Sa daan ng pagkatuto ay walang maiiwan! Kaya halina sa Radyo! Radyo! Radyo Eskwela!